Kaugnay po ng isyong ito, makakausap natin ngayon si Atty. Abdiel Dan Fajardo, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, Atty. Magandang tanghali po naman sa inyo at sa mga listeners natin. Opo. Inamin po kamakailan ng Malacanang nabasehan ng narkulis ng Pangulo yung impormasyon mula daw sa wiretap na ginawa ng ibang bansa. At ang sabi ni Presidential Spokesperson Panelo, wala naman daw batas na nagbabawal sa ibang bansa para gawin ito at ibahagi sa Pilipinas. Ano pong reaction nyo rito? Well, number one po, ang principal argument yan is yung ating sariling pamahalaan po ay hindi pwedeng mag-wiretap, ano? Mm-hmm. Unless nagpaalam sa korte in the interest of datang. At inaprubahan, opo? Opo, opo. At kailangan makumpinsi pa yung korte muna na kailangan to for national security bago ka pahintulutan at bago ka actually mag-wiretap, ano? So kung hindi pwede sa ating sariling pamahalaan, with provision po na hindi pwede, dapat mangialam yung ibang bansa. Mm-hmm. So hindi o tama argumento na porket ibang bansa ang nag-wiretap, wala silang ganoong batas o pinapayagan ng wiretapping sa kanila, ay hindi yun mag-work pag dito sa Pilipinas ginawa? Yes po, at ay medyo duda po tayo na aaminin itong mga foreign government na talagang deliberately nag-wiretap sila sa citizens ng Pilipinas na entitled po sa constitutional protection sa right to privacy. Mm-hmm. Kahit po sabihing ang wiretapping ay ginawa nila sa kanilang bansa at yung communication ay dumaloy lang sa kanila, ay nagkataon na makuha nila yung impormasyon doon sa kanilang bansa, will this work? Well, I don't know po kung ano magiging intention nun, ano magiging end result nun. Kasi sa ating jurisdiction, kailangan magkaroon po na ng kaso eh. So kung wala namang kaso, anong silbi ng impormasyon na yun, no? So, tulad nga po ng sinabi ko, I seriously doubt po na aaminin itong mga bansang ito na alam sila sa buhay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas sa pamamagitan sa pakikinig sa private conversation. Mm-hmm. Well, for the sake of argument, sabihin na po natin kahit na legal sa ibang bansa yung wiretapping at ibinahagi na sa gobyerno ng Pilipinas yung mga wiretapped information na yon at illegal ito sa atin, pwede mo bang maging complicit sa illegal activity? Yung pamahalaan? Well, doon tayo nagkakaroon ng konting duda dyan kasi siyempre sa ating sariling batas may recourse yung ating mga mamamayan sa ganyang panghihimasok sa kanilang private lives, no? Mm-hmm. At sa pag-publicize kung anumang allegations tungkol sa kanilang contact. Like, halimbawa, tulad sa violations ng Anti-Drug Act po, pag sinabi mo na ang isang tao ay drug user, drug cuddler, drug distributor, yun po ay mga krimen sa ating sariling batas. So kung tingnan mo yung revised penal code, pag nagsabi ka na si Juan de la Cruz ay isang drug distributor, libel po yan kung hindi mo madepensahan na totoo at tama yung imputation. So paano mo ngayon didepensahan yan kung ang iyong depensa ay inadmissible in evidence, di ba? Mm-hmm. Kasi in the first place, na-violate na nga yung right to privacy ng ating Filipino citizen. So kung if a conversation was done in violation of that right at walang pahintulot sa korte, hindi po pwedeng idulog sa ating mga korte. So wala po tayong nakikitang silbi dyan, except of course, to siyempre, medyo yurakan yung reputasyon ng private citizen. At ayun nga, siguro sana kung ang yan ay information within the access to the government, siguro ang best purpose po niyan ay siguro maging lead man lang sana, no? Maging bataya na lang muna sa investigasyon at hindi yun sa publication ng isang imputation ng isang offense na posibleng hindi maging totoo dahil nga ang ginamit na basis ay wiretap conversation. Mm-hmm. Siguro ang pinaka-likely scenario po rito, baka intelligence information ito na galing sa ibang bansa. And of course, allowed naman yan dahil yung exchange of information naman ay pwede among countries, hindi ho ba? Pero kung ito mangyayari na ilalabas yung isang impormasyon base sa isang intelligence information at hindi pa pagbabasehan ng investigasyon, ano kaya magiging epekto nito? Well, yun na nga. Kung announcement lang yan, wala namang nagkaroon ng talagang investigation, follow-up, etc., magkaroon ng evidence independent, no, of the intelligence information. Medyo duda po tayo magkaroon ng progress sa korte laban doon sa mga individual na pinangalanan. So, ang magiging purpose lang yan, ang silbi lang yan, eh siyempre yun nga, masira ang reputasyon nitong individual. Wala siyang depensa sa kanyang klaseng publication, except sagutin, ano? Publicly, at of course, may recourse din sa korte, sa libel, halimbawa sa revised penal code, meron din siyang recourse sa
civil case for tort, no? Tawag namin dyan sa batas, tort, no? Yung pagkikipang kapwa-tao mo dapat makatarungan, at kung ikaw ay nagkakalat ng impormasyon na ang basihan lamang ay sa pamamagitan ng isang krimen, kasi wiretapping pa ay krimen po sa atin, sa Pilipinas. No? So, would it be accurate po na sabihin na premature kapag inilabas yung ganitong impormasyon at sa halip na maging basihan para sa isang kaso, lalong hihina yung kaso laban sa isang pinaghihinalaang narco-politician? Yun nga po ang sinasabi natin na premature in the sense na wala. Kasi kung meron naman ebidensya outside of the intelligence information na illegally procured, ano, edi yun, ituloy yung kaso. In that sense, mature na siya for prosecution. No? Pero kung yun lang ba siyan, medyo patakot po tayo na talagang premature po yan. So para po sa inyo talagang walang legal na basihan at walang magiging advantage sa pagsasa publiko ng pangalan ng mga pinaghihinalaang narco-politicians? Well, yun nga ang sabi nila, right to know daw ng ating yung karapatan ng ating mga tao daw sa information to in a sense, no, to guide them in their choices in the elections. No? Pero on the other hand, medyo problematic yung premise na yan kasi nga ang information ay allegedly procured sa foreign government. No? At sa ating saligang batas, maliwanag po na hindi pwede makialam yung mga banyagang banta sa sarili nating politika. So magkakaroon po ng komplikasyon in that sense. No? So i-balance natin yung dalawang karapatan, yung right to privacy ng isang citizen, constitutional right to privacy ng isang citizen, doon sa medyo tenuous, no, medyo alanganing right to information, no, na ang basis ay wiretapping. Kikiling po tayo talaga sa ligang batas na nagbibigay sa ating mga pamamayan ng karapatan ng pagiging privado sa kanilang pag-uusap sa isa't isa. Opo. Kaugnay naman po dun sa mga tiwaling pulis sa kahapon, nasabon at nasaktan ni NCRPO Chief Guillermo Eliasar ang isang pulis na sangkot daw sa pangungotong. Although nag-sorry itong si Eliasar, ginit niyang nararapat lang daw na gawin niya yung pagkumpronta. Ano pong masasabi niyo rito? Well, hindi ko, pasensya na po, hindi ko po napanood yung video. No? Okay. Sa isang banda, pwede nating purihin ng kapulisan dito in the sense na talagang mabilis sila sa pag-entrap nito mga tiwaling pulis. Ang concern lang po natin dito is, well, dahil sa may nagsumbong, ano, paano naman yung marami, sa pantahan natin kasi sa maraming operasyon dito sa drug, eh maraming natatakot at hindi nagsusumbong. Mm-hmm. Paano naman yung mga yon, no? Ang karapatan nila ay mayurakan, nakutongan sila. No? So, minsan, kailangan siguro natin i-re-examine itong ating drug war, no? Kung talagang epektibo, kasi lumalabas, na dahil sa takot ng mga tao na makulong dahil sa hindik-hindik po ang kalagayan ng ating mga kulungan, talaga sobrang matikip, painit, maraming nagkakasakit, baka naman pwedeng i-re-examine talaga itong drug war na ito. Kasi ibig sabihin, talagang marami ring nakikinabang o maraming natutuksong mga pulis na dahil nga doon sa kapangyarihan ikulong ang mga tao ay kayang takutin yung mga tao. Although pinapurihan po natin yung leadership ni Superintendent Eliasar na talagang mabilis umakto at na-entrap itong mga tiwaling pulis. Yun na nga po, at maswerte at nagsumbong yung mismong mga kaanak ng biktima sa CITF. Pero sa palagay niyo po ba, mas maraming unreported ng ganitong kaso at nakakalusot na lamang? Well, marami po kami natatanggap na informasyon na ang marami talagang mga nahuhuli dito sa mga bypass na ito, no, ay nagsasabing hindi ito sa bypass dahil nataniman. Ang problema lang dahil sa takot nila, no, kung ano man ang hinihingi ay pinibigay na lang. Mm-hmm. So, paano pa kaya kung hindi talaga nagkaroon ng lakas na loob itong mga kamag-anak, mga kaanak, no, mga asawa, mga kapatid na magsumbong at magsabi na, teka muna, kinuputongan na po kami. No? So, yun ang ating concern, ang ating pangamba na baka may mga ganong maraming kaso na hindi naman nare-report at siyempre nagdalakas loob itong mga tiwaling member ng kapulitan. Para po dun sa mga natakot na mga magsumbong na mga biktima, sa palagay nyo ba hindi pa huli para sila ay lumapit sa PNP at isumbong yung violation laban sa kanila? Nakita natin yung reaksyon ng NCRPO chief dito sa mga tiwaling pulis. For as long as may ebidensya po, wala po tayong problema. So, halimbawa, mga text messages, ano, to show na talagang nagkaroon ng communication, na hinihingan sila ng pera o ng kapalit ng kanilang kalayaan, pwede po po yan. Ang problema kasi natin sa ating sitwasyon is, no, minsan kung walang ebidensya ng ganyan, hindi rin natin mapatunayan, hindi rin natin mapailan ng kaso yung mga nagkakasala. So, importante po yung awareness na gano'n, no, yung evidence gathering,
so that ang mga mamamayan po natin alam po anong gawin. At least, masabi man lang na ito po, yung ebidensya, ito yung patunay, eh makapag-acto po yung kanilang mga pinuno, itong pinuno ng mga polis. So siguro yun ang panawagan ho natin, ano, kung may ebidensya kayo, eh pwede pa rin ho kayo magsumbong para hindi na maulit ito sa iba. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa oras niyo ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Atty. Abdiel Dan Fajardo, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines.